Dadidi! Nakuha ko! Bago sa mga merienda! Bestseller po namin yung rock salt and cheese Okinawa, then dark chocolate with rock salt and cheese, and winter melon rock salt and cheese, sir. Ano ba mga size ng milk tea natin? Sir, meron po kami medium size, then large size, then 1 liter po. Yung 1 liter po namin good for 2 person na po siya, sir. Wow. Laki naman yan. Sobrang laki. So, nag-istana yung anong isang baso kami dati araw. Baka may COVID to eh. Ngayon, ano kami kuya? Dalawang rock salt and cheese, dark chocolate. Tsaka isang rock salt and cheese, okay na ba? Large po, sir. Hindi, yung large. Yung large. Sir, repeat ko lang po yung order niyo. Okay. Isa pong dark chocolate rock salt and cheese large, then okay na ba rock salt and cheese large. Okay po, sir. Okay. Thank you. Ha! Yung ba mga kainda? Alam na, guys, alam na, new video sa naman ang iyari namin sa inyong mga kainda. Siyempre, mga kainda, kung bago kayo sa aming channel, huwag niyo makakalimutan na mag-subscribe, like, share, and don't forget to click the notification bell para update kayo sa aming mga ibalong ilalabas sa mga videos. Boom! So, saka, lagi araw, may pag-alabas namin. Mga nangyakiba nga mangyayari sa aming vlog for today. Okay. And siyempre, andito kami sa Daddy Beans! Yan! Sigat na sigat na Betty! Betty siya! So ngayon naman mga kainda, tawagin natin yung pasimuno ng Betty Beans. Yeah, welcome! Miss Daniel Labo! Buwan no? Na marami na yung inabot na mga suliranin ng bahay sa ating bansa. Napakalalim na salita. Dabadama, fitin lang itong aming segment na tinagurian ang tinawag namin na Talk to Daddies. Yan. Babalik ka naman ang aming Talk to Daddies. Yes, Daddies Trio with Talk Daddies. Yan. Dapat na, Daddy Aaron, kasana natin ito? Oo. Sige lang mga dami, bibigyan ka lang namin ng mga tanong.
Kailan mo naman sagutin? Medyo kailangan ko ito. Si madam, madam, hindi yan. Dapat alam mo dyan, okay nga ba? Ready ka na ba? Ay, kami na lang wala rin. Okay. Dahil pagkikin dyan mga tanong namin. 3, 2, 1. Madam, first question. Unang tanong, ten. Yeah, madam, tanong na namin na yun. Paano nagsimula ang business niyo na rin? So yun, nagsimula ito sa tulong ng kapatid ko, si Earl Martin Bono, na nakilala niyo na rin kasi yes, mahilig talaga siya magtimpla-timpla ng trade. And then, since kaming dalawang baling sister ko and ako, more on business side, so sabi namin, why not put up a business kung saan magaling yung isang kapatid. So kumbaga, nag-work out yung collaboration namin tatlo. So, yung si Earl, siya yung sa drinks, siya yung product development. Well, kami naman ni Rev sa business development. So, tapos kayo magkakapatid dito? Yes. Right? So, yung isa, kasi kilala namin si Mark eh. Yun yung... Si Rev Puno. Siya yung bunso namin. So, okay. So, sa inyong tatlo magkakapatid, ma, meron kayong background sa... Kung si Kawan si Madam, doon yung pangit ko. Actually, before 2018 po kasi yung first store namin. Pero before that, it takes 6 months po bago namin talaga ma-establish yung first branch namin. Wow. So ngayon, nakagastos muna kami ng medyo malaking amount para sa research and development ng product. Nasa around, nasa around 200,000 rin po talaga yung sa nagastos for the product development. And then, ayun na, so nung confident enough na kami para i-complete yung mga recipes na hanap namin yung Robinson Montalban or also known as Montalban Town. And then ayun, medyo very challenging yung first store namin kasi andun yung mga leading brands. So first store ni Betty Teens, tapos sa Molpa, tapos yung mga leading brands na talagang nandun yung kung paano i-handle. Itang business. Yes. So hanggang sa nangyari na isang factor din, kailangan rin namin kumilos agad. Kasi kapag di kami kumilos agad na, nalulugi na tayo. So kailangan may plan B tayo hanggang plan C. Doon. Mindset ng mga positive thinking. Hindi lang A, so save. Yes, so, ganun talaga kami mag-isip pagkakapatid. So yun, ang plan B namin is bakit hindi natin i-put up naman sa market sa mga class C or D. Nung nahanap namin, sa tulong at awa na Diyos din, may isa kaming church mate naman po na nag-offer ng isang pwesto sa market. So try natin. So kumbaga si Betty Beans, dinala namin yung medyo, ang pinaportray kasi namin, medyo social store, sa Plan C or D. Para hindi na nila kailangan pumunta pa sa... Sa mga So yun, nag-click siya on the very first day talagang kumulo. Baka madang kayo na lumapit sa mga tao. Yes, so parang hindi na sila lumapit. Ang ganda, magaling. Strategy. Malapit sa ating first question pa lang. Nakakala may first question na tamo. Second question. Yun. Madaling. Yan, gusto ko na naman talaga yun. Yan, ito ako eh. Pinakulilis din ako dito eh. Betty Beans kasi, to be honest with you guys, Betty is, pangalan siya ng baby ko, si JD. Gender niya, JD. And then, nickname niya talaga Betty. So, ngayon, marami rin kasi siyang
pinagdaanan na okay naman sa lahat. Na ayun nga, nag-surgery. Sa naman tayo. Ayun, nagkaroon siya ng open heart surgery, closed heart surgery. Ayun, sa tulong at awa na Diyos. Yeah. Naging okay na po lahat. So, sabi, so parang nag-visit kami, why not, ano, try natin pang RTP. Ah, bali sa kanya pala ano to. Kaya napaka-alas talaga, napaka. Ayun. Alam mo, ang nalilang sa mga business talaga, pag pinapangalan mo sa anak o sa mga business. Karamihan, nagsatak. Bless your God, bless your God. Kasi, inspiration nila yun. Oo. And one more thing rin po kasi, sir. Bali kasi, di ba, baby kid. So, kailangan na rin namin maghanap ng name na mabilis tumatak sa market. So, which is, yung muna catchy and then nice eh. So, parang, challenging nung nag 8 to 5 ang basic. Kasi ang milky time, 5 hours. So yun, bumaba talaga yung sales. Pero awa naman ang loss, bumalik na yung curfew time. So hanggang 9 o'clock. So talagang nag-upsell kami ng nag-upsell sa milky hours between 5 from 5. Puro take out ang nila? Yes, ngayon. Dati, 19, di ba? So, nag-5 branch. Pero since pandemic nga, tinanggal na namin yung mga tables and chairs. Hindi na kami nagpadayin. More on take-out and deliveries. So nag-invest kami ngayon sa mga sa rider. And nakipag-top-up na kami sa third-party app, which is yung si Foodpanda. And then, as of now, si Foodpanda pa rin approved. Pero nag-work out ka rin ang ibang riders. So, madami yung mga staff ko. Tapos na wala din ba sila ng work? Ah, okay. Sa staff ko kasi, talagang nung pandemic, kasi di ba kadalasan yung kabilaan yung talaga yung news na layoff, di ba? So, kami, ang sinabi ko sa kanila, may option sila na is either, ano ba, mag-layoff tayo or mag-adjust tayo ng working hours nyo para lahat kayo may trabaho. So, ngayon, nag-adjust kami yung dating 6 days regular days nila, naging 5 days na lang. Well, yung, ito naman, awa naman rin ng Diyos, may nag-open kaming isang branch, which is yung sa Sandoval, yung sa may Ilumin. So, ngayon, ayan, so mag-adjust ulit kami ng panibago. So, sana talaga, hindi na muna ako nag-hire ng another. Para kung mga tao dito, para ma-max kasi talaga yung isang mission talaga dito talaga sa Philippines to provide jobs talaga kasi yun rin yung talaga yung tinuturo sa amin ng mga magulang namin before pa lang kasi hindi lang naman ito pa yung ito yung unang business namin kasi kaya talaga sabi niya try kayo ng try mag-business kasi hindi kayo yung kuha ng trabaho kundi kayo yung magpa-provide ng trabaho. Pero kaya ngayon rin yung naging inspiration namin para makipag-partner na sa mga food app kasi para available na sila. Kasi dahil nga lumalaki na rin yung business kata building sa Pilipinas. So yun, wala ba sa'yo naghanap pa doon ng mga ibang mga buro? Ano ba? Mga top bed gano'n? Top bed na yun. Wala ba yun? Parang kalenturya na yata yung mahanapin din sa'yo. Kasi kami ano, medyo para sa asin diba? Baka kami meron na yung trayboard. Kaya yung tao ko yun. Tao ko yun. Meron din ako ba? Hindi, tao ko yun. Tao, soy. Yung soy. Soy, ha?
wala pa kami soya. Pero parang soya drink din. Ah, soya drink. Pero maganda siguro pagkaroon ng tao ng hindi, no? Parang, sige. Sama natin sa salat ko. So, ngayon, madam, para sa ating ikalimang tanong, madam, ilang branch na ba itong wedding sa atin? Bali, meron na tayo ngayong 7 branches. 7 branches? Alam niyo guys, mga kita, eh, nung bago pa lang tayo sa, tayo, tayo, yun, sabi, dalawa pa lang yung ulang namin. Parang nakawataon na ito! Tayo lang, tsaka yung, ano, yung, kini. Ang history nila talaga ang galing, talaga ang makaka-proud. Maraming galing nila naman.
naligit. Kaya ito iba na. Ang karating kating na lang masarap na ano ko sabi. Okay, boss. Dari sabi niya ay naradam yung best seller niyo, yung Thank you.
Well, okay na po. Okay na po, sir. Orders completed na po. Okay na po. Thank you. So, yun na nga mga kaida. Eh, siyempre, hindi ba mawala kang pili. Basta, ha? Hindi man. Dahil ang bestseller. Anong flavor sa nila, dike? Okinawa. Rock, salt, and cheese. Okinawa. Sa akin, rock, salt, and cheese. Dark choco. Yan. Kapahalo mo na lang. So, yun mga kaida. Titigpa namin to. At talagang ito ang bestseller ng Betty Ginta. Ayun. Hindi lang ito pag... Dapat ito, madam. Ano ito eh? International tapak ito eh. Ano ito pa international? Grabe, sarap. Sumari ka, nandilibre ka na. Hindi haroon eh. Hindi promise, hindi pera nung sarap nga. Hindi masarap talaga, promise. At mga kainta talaga sobrang sarap. Promise. Wala ka masarap eh. Talaga ako speechless. Ito yung speechless. Ako na kanina eh. Hindi na ako nagtatakong bakit maraming bumibili ng Betty Bens. Kaya pala dahil dito nga pala kasarap kung lahat ng kanilang Betty na kanilang tulog to. So ngayon mga kandakin, magpasalamat kami ulit muna sa Betty Bens, kay Madam Jenny at Abohon. And syempre, pwede sa pasalamatan yung Never the Leisure. Yeah. Never the Leisure, sponsor. Syempre, may anak tayong customer. May customer tayo sa likod. Yeah. Okay. Walang po siya. Ay, ganang sabit natin sila. Kuya, loka kuya. Dahil yung mga kainta, huwag natin panagaling ito. At medyo, madami lang ang mga customer na medyo miso. Nakakaabalo na kami. Ay, mga kainta. 3, 2, 1, let's go. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like that. Here comes the.